show this to my lawyer. Oh, saya-saya ng araw nating ito. Grabe na, binabalikan ko at every time that I watch our YouTube channel, yung bawat episode natin, totoo sa puso ko. Mm-mm. Parang lalo akong nai-inspire, lalo akong parang ginaganahan na gawin ng lahat ng ito dahil nakikita ka mga magagandang comment at mga mensahe na ang sarap sa basahin, ano? And people, we do not even know. Yeah, kaya nga, di ba ako hindi ako mahilig magbasa kasi Diyos ko tayo. Di ba sabi ko sa mga bashers, dead ma talaga ako dyan. Pero alam mo, there's really a time na pag nadadaanan ko yung magagandang comments, oh my God, nakakataba ng puso. At parang this makes us keep going. Patuloy niya lang pong suportahan ang pinaka-vlog ng taon, ang OOTD! Oras ng opinion, talakayan at diskusyon. With isa sa pinakamamahal kong nanay, Nanay Robert Sukaldito. At syempre, mas mahal kita anak, Direk Chops Malansala. Itong oras na ito, dahil nga sa pagmamahal na ibinibigay ninyo at idinululot nyo sa amin sa every time na nagko-comment ka at isinishare ninyo ang aming bawat episode, ay pag-uusapan natin ang pinakamaingay, ang pinaka-controversial na nay, isang buwan na yata ang pinag-uusapan nito. Oo, tagal na. Talagang marami nag-abang sa kanilang pagsalpukan, yeah. Paglipat ng channel, ang daming kwento. Ito po ang pinakabagong episode, ang paglipat ng channel ng TVZ sa TV5. Yes, at paglipat din ng It's Showtime from TV5, yung kanang pag-merge ng TV5 at saka ng A to Z channel ay nalipat sa GTV. Oo, ng GMA7 yon. Napaka makulay ngayon ng noontime show na yun. Oo, tayo kasi, ever since naman, even when we were much younger, kasi 44 years ang TV ang Itbulaga, di ba? Mm-hmm. With TVJ, Tito Vic and Joey. We grew up with them. We practically grew up with them. Kasi ako, fan ako dati ng mga student canteen, Itbulaga. Kailang lipat bang Itbulaga? From ABS to RPN9 or vice versa. At saka napunta sa GMA7, palipat-lipatan ng channel. Pero tumagal talaga sa GMA7. Doon sila namahay. Grabe yung transition. Tapos biglaan ng lahat, di ba? Parang hindi, sinong mag-expect na sa ang tahanan nila for the longest time ay ang kapuso. Nabiglang magiging kapatid sila. Kaya, at saka din, matagal din bago natin naghulaan pa tayo kung saan ba talaga sila lilipat, kung may malilipatan ba. Kasi that time na sila ay pawala na sa ere, ang namamayagpag sa noontime show ng TV5 ay yung LOL. Nawala na yun. Yung itong Showtime, now got that time slot kasi parang nag-merge yan eh. At kayto paano nagkaroon ng kontrobersya dahil lang dumating na si TVJ. Nawala sila. Iiwan nyo kami. Napanood ko yung, I think it was Manny Pangilinan who spoke, or yung tao niya, na kasi they offered naman daw itong It's Showtime, but different time slot. Yes, yes. Kumbaga, binibigay sa kanila yung 4:30 ata, 4:30 to 6 na time slot ng hapon. Kasi parang tingin nila mas bagay sila doon sa young audience. In fairness naman, maganda explanation nila eh. Pero hindi ito tinanggap ng grupo ng team ng It's Showtime because siguro they felt that they deserve a larger audience, which is the noontime. Yes. So ngayon, hindi ko lang alam pa paano naging negotiation na with GTV. Pero finally, they got the GTV noontime slot. You see, yung circus noon ay, yung mga bagay-bagay, sa unang tingin parang ang hirap, parang siguro kung I'll be party ako ng Showtime, halimbawa, malulungkot ako na inalis ako sa TV5. Pero sa bawat pagsara ng mga bagay-bagay ay may magbubukas. Tama. No? Pero ito ha, kung isipin nyo ha, mga kaibigan, naalala ko ng mga panahon na matindi ang network wars. Ng between GMA7 at ABS-CBN. Kasi ang It's Showtime na yan, is still ABS-CBN project pa rin yan. Kasi nawala na sa franchise, kaya napunta sa A to Z channel. Pero still ABS yan. At saka GMA7. Ang hirap-hirap mag-guest kapag GMA artist ka, mag-guest sa ABS. And same thing, pag ABS artist ka, hindi ka pwede basta-basta makaapak sa grounds ng GMA. Parang sa mortal scene? Oo. O kaya parang gulo. Oo, malaking gulo. Malaking kontrobersya ang harapin mo. Kaya you'll rather be at your home network. Yes. Hindi ka na pwedeng pumunta man doon. Pero tignan mo ngayon,
tignan mo, ABS yan na show, ha? At saka makiko parang nag-merge co-production with GTV na GMA7 na arm yan. So, di ba, nakakatawa at nakakatuwa actually. Ang sinasabi nila na, parang, di ba, parang kapag puti na ang uwak, may mga ganun, di ba? Parang biglang naging maputi ang uwak. Oo, diba? Bilis, no? Pero magmaganda yan. Alam mo, maganda yan because that's very healthy para sa ating audience. Actually, napapuzzle lang sila. Ano ba talaga? May away ba talaga sila? Dati, I would admit, nararamdaman ko yan when I was with ABS-CBN, tsaka nung active na active pa, nung wala pa, nung may franchise pa, mararamdaman mo talaga yung pressure. Mararamdaman kasi kapag may major artist ang ABS na mag-guest sa GMA7, chances are, suspindido. Chances are, mag-explain. Or if not, kailangan talaga may production kumbaga co-produced na project ang ABS at GMA para makapag-promote ang artist na sa either networks. Ngayon, casual ha? Casual na sa GMA na talaga ang showtime. Parang tahanan na ng bawat artista ang bawat station. Yes. Kaya nga eh, sabi ko, well, ganun nga nangyari, 'di ba? Ang TVJ, I didn't know lang, di ko napanood kasi ang kanilang opening show noong July 1. Ako na, I can nakita ko at napanood ko, although yung una ko napanood talaga, aminado po, pasensya na po kayo, magsasabi lang po ako ng totoo sa karanasan ko, nakornihan po kasi ako. Ng TVJ. Ng TVJ. So, TVJ ba ang title ng show? Parang TVJ sa TV5. TVJ parang, sa TV5, parang ganyan. Wala pa silang particular na title. Oh, kasi may legal battle pa between the titles, yung title ng Itbulaga eh. Parang EAT. Parang EAT. Iba yung inaano, so hindi pa talaga, wala pa talaga silang title na may tuturing. Pero syempre, TVJ... Steve J. Parang working title lang to, for the meantime. At saka ako, parang, what's the title? Kung sino yung nandun, yun naman talagang importante. TVJ lang, alam na kagad ang mga tao yun eh. Understood na yun. Bumalik lang yung mga kakornihan ng mga jokes sa akin, yung mga, parang nakita ko nga, parang si Porkchop yun, si Maine Mendoza, tsaka si Bossing Vic, yung pananood ko kahapon, nung July 1. Parang, sabi ko, parang nakukornihan ako. Toilet. Hindi naman, pero parang... Basta, parang it's something ang dami nang ginawa. Ang dami kong nabasa mga comments na lumang-luma daw. Sobrang luma na. Luma. Tapos, binalikan lang nila. Pero, sinasabi naman ng iba na okay lang sa kanila kasi sa ganun minahal ang TVJ sa pagiging corny nila. Kung sa bagay, yung market nila, yun ang inaasahan lang din naman eh. Parang, they didn't expect so much naman. Parang... Dahil sa pagmamahal din ng marami mga mamamayan sa TVJ, siguro kahit anong ihahain nila, dahil feeling talaga nila na nasaktan, nayurakan ang Itbulaga, mga dating hosts ng Itbulaga. Ano man ang ihahain, ano man ang ibigay, ay mamahalin, yayakapin at sasabihin maganda ang ibibigay. Pero ako, I don't agree with that. Ha? I don't agree with that because sa panahon ngayon when everyone is on competition, kailangan talaga, they should do something about it. They mag-exert sila ng extra effort, walk an extra mile para pagandahin pa yung show. Kasi dahil pinakita na ng mamamayang Pilipino kung gaano ang pagmamahal nila sa TVJ. Doon sa, mag-ano kasi sa kung ilan yung mga views eh, yung rating, diba? Madami po pati talaga. Pati sponsorships daw. So, doon kasi mo makikita na minamahal talaga ng mamamayang Pilipino ang TVJ. Yung mga host, no? Yung mga host. Kaya, tama ka, Nay, sa akin, kung dahil minamahal ka, hindi ka na mag-e-effort. Oo. Hindi ka na mag-iisip, diba? Pwedeng okay lang yan. Sige, nag-uumpisa. Kasi parang, Nay, hindi pa yata natapos yung studio nila eh. Limited pa sila. Limitado. Pwede nilang gawin at pwede nilang ibigay. Pero, you know, despite that, ay marami pa rin nagmamahal, marami pa rin naniniwala at naiintindihan nila ng lubos na yun lang muna ang kayang ibigay. Ang importante ay nakapag-set foot na sila doon. Nakapag-set foot na sila, they've started to air. Pero sana lang ha, sana lang huwag kayong tutulog-tulog. Kailangan galingan yung production value nyo. Nice, sa spinner pa lang. Oo. Alam mo yung hindi ganoon ka... Yung bang...
yung tunog. Precise and concise na tunog na inahanap mo at nakasanayan mo sa equal. For a noontime show. For a noontime show, medyo nangangapa pa yung spinner nila. Yung mga ganoon. Tapos yung mga script talagang medyo may kalumaan yung mga ginamit nilang. Nakakatawa lang si... Yung asawa ni Joe Dianay, si... Sino? Si Ryan. Ryan Agoncillo, bakit? Ryan Agoncillo. Tapos sa TVJ, Tito Sen, parang... tapos Vice Ganda. Vice Ganda. Tapos Jay Juday. Silang tatlo. Ay, oo. Nakakatawa, parang pumayag itong si Ryan Agoncillo para, you know, para mapaglaruan lang. Mapaglaruan yung... Paano? Tapos asawa naman niya. Tapos sabi ko, in fairness, tapos... Nung dumating na si Maynard tsaka si Bossing Vic, parang sabi ko, ay kanina parang feeling ko corny, pero ngayon talagang confirm corny nga, parang ganun. Alam mo, ako, I was a big fan talaga of TV, of Itbulaga. Mm-hmm. For the longest time, nung mga panahon ng kabataan ko, you know, one of the reasons why I stopped watching, yung kumbaga, I refrain, no, hindi na ako ganun kadalas manood, cornyhan talaga ako. Kaibigan ko sa Tito Vic and Joey, sa Alan Kay, pero sabi ko, ang friendship naman is just there eh. Hindi naman mawala yun eh. But as a TV viewer, ay, busugin nyo ako. Make me get excited para to watch you. Kaya nakakatamad kasi, tama yung mga comments sa ibang tao, I agree, na lumang-luma. Kaya lang hindi ko lang kasi napanood yung July 1 eh. July 1 episode na, yung kanyang first day eh. Pero yung mga nakapanood, kung ibabase ko lang sa mga nabasa ko, luma daw, lumang-luma daw talaga. Unlike yung ginawa ng It's Showtime sa GTV, na talagang grabe. Alam mo, even young boys na nakakausap ko, ha? Mga lalaki ito, ha? Na mga, alam mo, bigla silang natuwa talaga doon sa production doon ng It's Showtime. Talagang pinagandaan. Talagang bongga daw ang kanilang pinalabas. I don't know, hindi ko na napanood. Kaya I'm not in authority, no, to compare. Pero sa nababasa ko at narinig sa mga kausap ko, malayo doon na napakaganda ng It's Showtime. Marami magsasabi na mas maganda ang ginawa ng TVJ, mas mahal nila si TVJ, sa kakornihan namin minahal ang mga taga-deep na mga TVJ. Pero at the end of it all, saan ba papunta ang lahat ng ito? Yun ang maganda. Kasi that makes TV watching exciting again. Diba, lalo na yung competition ng mga noontime variety shows, yung nagkaroon ng healthy competition ulit, nabuhay ulit ang TV industry. Yes, nabuhay ulit. Hindi ka naman nanonood ng TV. Nabuhay ulit. Nadati-rati, parang ayoko. Parang... Kasi nga, pinatay na tayo ng social media. I have to admit na ang laki talaga ng epekto ng social media. Pero, kumbaga, with these kinds of, you know, mga activities na nagaganap, like yung paglipat ng TVJ, tapos yung ito naman pag-merge naman ng GTV at saka ng ATZ, ng It Show Time, it makes TV viewing exciting again. Kumbaga mga tao, nagkaroon na ulit ang gana. Yung kulay, biglang. Yeah. You know, parang ang sarap niyang uling kainit. Ano yun? Nakakatuwa lang na ang mga mamayang Pilipino ang nagkakaroon ng pagkain na iahay na masarap. Yun, totoo yan. At saka pero may mga nabasa rin ako ng mga comments na mas marami daw ang sponsors talaga ng TVJ. Kasi kumbaga, well, that's solid talaga ang kanilang sponsorship. Yes. At saka sa init ng pag-uusap, sa init ng issue at controversy na kinasangkutan nila, even if I were a sponsor, maglalagay talaga ako doon. Kasi syempre, alam mo na ang viewership niyan, panoorin talaga yun, lalo no first day. Pero sabi ko nga, sana lang, alagaan nila yung program nila. Kumbaga, I'm sure Tito Vic and Joey have thought about this. Kumbaga, hindi naman nila papayagan na lalaylay ng lalaylay yung show na yun eh. Kasi ang pag-usapan natin, yung longevity ng show eh. Baka mamaya, sa first 3 weeks lang sila panoorin, after that, tama rin yung mga tao kasi walang bagong inihiyain. Tama. Oo. At yun po ang pinaka yun yung challenge ngayon, no? Yes. Masaya, maraming salamat dahil sobrang sayang ngayon ng telebisyon. No, pansamantala nating iniwanan ng social media at maraming nanood sa TV. Oo. Alam mo, one day babalik yan sa normal. Yung social media mamahinga rin yan one day. Andyan lang sila pero alam mo, babalik yung mga gusto ng tao. Yung mga online shows na yan, mamahinga ng konti yan kasi babalik ulit sila natural. Alam mo yun, sa medyo organic na shows. Yun ang abangan natin. At saka supportan natin yung dalawang palabas na yan. At saka lahat pa ng palabas. Because iba pa rin talaga ang free TV, ang TV viewing.
iba pa rin na naidudulot na kaligayahan ito sa ating mamamayan. Yung sabay-sabay ang pamilya mo nanonood sa isang TV. Oo, habang kumakain kayo. Ang saya niyan, ang saya niyan. Sana may balik yun. Yun yung mga bagay na namimistahin nga dahil nga may cellphone na kanya-kanya na yung panonood. Ayan, oo. Congratulations! And mabuhay po kayo dahil hindi po kayo tumitigil na maniwala sa inyong talento, sa isang bagay na meron kayo na alam nyong sa inyo at patuloy kayong makikihamok, makikipaglaban sa mga bagay na maaaring sa unang tingin ay parang hindi nyo kaya pero kinakaya. Ah, yes. And don't stop supporting, ha? Kung sino mo gusto nyo, kung sino may gusto sa TVJ, boost nyo. Kung sino may gusto kina Vice at Showtime, boost nyo rin. Palalong umigti ang kompetisyon. Masaya yan. At masaya mag-comment kayo ngayon, ha? Oo. At pag nag-comment kayo, nakikita nyo naman, pinapanood at binabasa po namin ang lahat ng mga comments na meron kami dito sa amin. At napapanood dyan ng mga nababasa rin yan ng mga fans ng TVJ at saka fans ng Showtime. Yes, diba? Yes. Dito na kayo mag-comment lahat. Oo. Para masaya. Diyos ko, marami pa kami ikukwento sa inyo. Kwento na may kwento na naman ng isang, isang kaibigan natin na artista. Yes, si Aura. si Aura Briguela. Ang tunay niya pangalan pala ay MacNeil. MacNeil Briguela. Alam mo, di ba, pinag-uusapan, I'm sure aware naman kayo about what happened to Aura. Kasi sa isang bar sa Makati, sa may poblasyon, ay kasama niya kanyang mga friends, no? Especially that controversial girl who was wearing a bra top. Alam mo yun? Isang sexy girl na kanya-kanyang version nito, ha? Kasi di ba napaaway si Aura, napaaway, nakapagsuntukan hanggang sa yung dalawang grupo, ha? Nag-away. So may kanya-kanya silang version of the story. Pero ang ending, si Aura, di ba, ay hinuli ng police, dinitain. O, ang balita nga nakalabas na naman si Aura, eh. Ang pinanggagalingan daw nito ay ayon sa grupo ni Aura, ay may nakita through CCTV din, no? May supported siya ng CCTV. Ayon sa mga sa grupo nila, may grupo daw ng mga guys, no, isa sa mga lalaki yata doon ay gusto mapapicture kay Aura. Ngayon, para bang, di ba, mga kabataan ngayon, di ba, may mga dare yan sila. Mga dare. Oh, sige, mapapicture ako sa'yo para magubad ka ng damit. Yung ganun, yung kalandian lang, yung pa-cute lang sila. Tapos, nakita mo naman yung guy, parang nagubad naman ng damit. I don't know kung ano pa pinahubad. Pero nakita mo na doon, parang may brawling na nagaganap. At saka parang pinupunit na ni Aura yung damit ng lalaki. Parang naghihila na sila. Hanggang sa, ayon sa kwento ng grupo ni Aura, nung nagkakaroon na ng problema, ay parang si Aura yata ay sinuntok ng isa sa mga lalaki doon sa nakalaban nila. Pero ayon din sa kampo ni Aura, or from Aura mismo, ay pinagtanggol lang daw niya ang kanyang kaibigang babae na binastos daw na isa sa mga lalaki doon sa grupo. Kesyo, hinawakan yata yung puwet ng babae. Tapos yung kamay ng lalaki ay pinasok sa bra ng babae kasi naka-bra top nga lang yung babae. Tapos hanggang siyempre si Aura bilang kaibigan, a very loyal friend, ang ginawa daw, kinonfront yung guy. Tapos kung bakit niya ginanon yung babae, hanggang sa nakita na yata na uminit yata ang ulo ng kanyang kalaban, nasuntok siya. Hanggang sa nagabulan na sa baba, nagkasuntukan na sa baba, hanggang si Aura ngayon ang hinuli. Ngayon, kung sino man nagsabi sa kanila ng totoo, we don't know. We don't really know. Kaya nga mga kaibigan, ang pakiusap ko lang sa inyo ay bigyan naman natin si Aura ng pagkakataon na maayos ng kanyang sarili. At kung halimbawa man, halimbawa lang, nagkamali siya, let's give him a chance na para maayos niya, para makapanghingi ng kapatawaran. Alam mo, anak Aura, kapag kung nagkamali ka, you think you've wronged these people, alam mo, hindi naman siguro nakakabawas ng pagkatao mo ang humingi ng pasensya and promise not to do it again. Ang importante, you've learned your lessons para, you know, life goes on. You have so much, you have a long way to go. Napaka-promise mong artista, anak. At anak ko, mamili ka ng kaibigan, nak. Diyos ko, tignan mo nangyari sa'yo. Diyos ko, yung pinagtanggol mo raw na babae na naka-bratap, kahit bratap niya nawala, di ba? Hindi na raw nakita ang kanyang anino. Ayun, ang mahirap eh. Kasi ikaw, you are very loyal to a friend. Ipagtatanggol mo, makapagpatayang ka. Tapos yung mga kaibigan mo, ipinaglalaban mo, ay tatalikuran ka lang ng mapala in the end, di ba? Ikaw lang nagkawawa. Ikaw ang kawawa, baby. Walang nabuhay sa mundong ito ang hindi magkakamali. Lahat tayo ay magkakamali. Nagkamali ka, pero tatayo ka muli at magiging powerful ka yes. Because of the things that you've learned.
With the mistakes that you did. Yes. Yun. Okay. Ha? Stop judging. Yeah. You're not a book, yun, sabi ni Melanie. Ito sa susunod na, you're not. Was it nanay, yun sa susunod, judging, pwede na silang mag-judge. Yes. Dahil sa ating... Blind na naku Diyos ko. Wait lang, inuli ako, mukhang... Sabay na tayo mag-inom ng kape. Nay, mukhang bagong-bago kasi ito eh. Coffee na para may tea, ang sarap no. Hindi ko hindi namin sa wellness pa. Ah, sa wellness pa lang meron ito? Mm-hmm. Oh, kayo, alam nyo na ha. Ito na. Kwento ito ng isang... actually, sa circle natin, alam to na bading siya eh. Pero sa mata na sa public, she's still a closet queen. Yeah. Closet queen. Magaling na singer to. Magaling na gay, male gay singer, ha? Kasi may female gay eh, di ba? Okay. Eto, male okay. Gay singer. Eto na, sobrang majondi ito, yung baklitang ito. Malandi. Mahilig. Okay, mahilig. Okay. Mahilig sa estatwa. Okay. Sa estatwa. Eto na ngayon. One weekend, evening ito ha, siyempre after ng kanyang show. Okay. Diba, may show siya dati okay. Pag okay. Sunday. Pag Sunday! Kinagabihan, meron siyang booker. Ibig sabihin yung booker, jugaling. Yung nagre-reto, booker ng lalaki. Alam nyo bugaw. Na. Bugaw. Hindi ko pa dinerecho yung bugo. Pinahirapan ko pa kayo. Nagmamalinis pa kasi ako eh. Ngayon, ang kanilang meeting place ng kanyang gustong yung ibubugaw sa kanya okay. Ay dyan sa may dampa sa timog. Okay. Yung mga kainan dyan. Oo. Ngayon, itong baklitang singer na ito ay nasa van lang niya. O van ha? Hindi car. Nasa van lang niya. Oo. Mga towards midnight ito. So, nandun na yung guy. Nakaabang na sa kanya doon. Tapos, tuwan-tuwa si Bading kasi crush na crush itong lalaking ito. So, dinala niya. May usapan sila 5K. 5K ibabayad sa kanya. 5,000 pesos. So, dinala niya sa bahay niya. Tapos ng ang kanilang event. The big event. Natapos din. Tuwan-tuwa si Bading. Kasi masaya siya. Magandang serbisyo publiko. Serbisyo publiko ng kanyang ng lalaki sa kanya. So, the week after, kinontak niya ulit yung lalaki. Oo, nag-enjoy nga. Enjoy siya. So, same place, same time. Doon pa rin, sa tapat ng dampa. Inuwi niya ulit. Tapos yung lalaki, kampante siya. Alam niya, 5K, yes, di ba? Yes. Pag-uwi niya, binigyan siya ng 2,500 pesos plus 2,500 na mga giveaways ng kanyang variety show. Mga gift certificate. Hindi, yung mga giveaways. Oh! Yes, may mga t-shirt. Mga worth ng gano'n. Worth, oo. So, 2,500 na giveaways, 2,500 na cash. Okay. Sabi ng nung lalaki, ano ba to? Parang, ito na ba ang kabayaran? The barter. Week, oo, binarter na siya. The week after, kinontak siya ulit ng Bading. Ayaw na niya. Kasi kinakabahan siya, baka ibahin sa kanya gift certificate. Nakakaloka! Ano pangalan kasi nakalimutan ko? Oo. Okay. Ay, nako. Yes, tama. Name, letter B. Nako, letter B, ha? Letter B. Sa amin yung aming editor. Pero, ang pangalan nito ay may letter D. Sa pangalan niya. Tapos, pati sa pangalan niya, sa apelido niya, ay may letter D din. So, meron D, din. Mahilig tama. At ang kanyang apelido niya, ay para siyang presidente. Hoy! Alam niyo na, ha? Diyos ko, makikita Diyos na yun. Hulaan niyo, basta yung lalaki, andyan pa rin. Mag-comment kayo dito, ha? Hulaan nyo nga kung sino. Kung kaya nyo hulaan, hulaan nyo nga. Kasi ko confirm namin. Pero mukhang madali naman siyang hulaan. Madali. Plus ko, baka ngayon pa lang, andun na siya. At pag napanood mo po ito, anong sasabihin mo sa kanya? May bibigay ako sa iba. Three lang. Pero cash, ha? Walang gift check at walang giveaways. Malukang paklang to. Ay, yun po. Ayan. Of course.
naging judge sa It's Showtime. Lahat naman sila kapag judge na eh. Oo, maraming mga judge. Ako nga nag-judge eh. Oo diba? Ako nag-judge din ako habang nanonood. Diba? Ayun, ating blind item for today. Nako, Diyos ko, hulaan nyo na lang. Bibigyan ko yung prize. At patuloy po tayo mag-subscribe. Patuloy po nating i-share ang ating pinakabagong channel. Ito po ang OOTD! Oras ng opinion, talakayan at diskusyon. Kasama po ang aking pinakamamahal na nanay Jopper Chocalito. Yes, thank you so much anak, Direct Chops Manansala. At na patuloy ko pong sasabihin sa inyo na sa sobrang dami at ingay ng mundong ito, patuloy lang po tayong maniwala na mabait ang Diyos. And to God be the glory. At saka sa mga, let's not forget that it's graduation month, no? Yes, graduation yes. month ng mga kabataan. Kaya ako, I always tell, I'm so glad, I'm so proud of these children because they make their moms and dads proud. Mm-hmm. Okay, thank you and you go study well and God bless you all. Sana pagkatapos yung panoorin nito, mag-subscribe na kayo at sabihin sa kapitbahay, sa kaibigan na may bagong OOTD na magbibigay ng kasiyahan sa bawat panonood ng bawat mamamayang Pilipino. Thank you! Bye!